Hi guys! Good morning! Welcome back to my channel! For today's video, magja-jogging kami. Tapos pupuntahan namin si Dad sa Tarlac Eternal Memorial Park. Tapos kukwento ko sa inyo yung heart-to-heart talk namin kagabi ni Bea. After ng jogging, ito kami ngayon sa Tarlac Eternal Park. Dadalawin namin si Dad. Guys! Si Bea kasi guys, ayan o, parang humina ang resistensya niya. May mga butas yan. Kagabi nag heart to heart talk na kami. Kung ano ang plano niyang gawin sa life niya. Ginising nila ako para mag-jogging. Dahil naipangako ko na sasama nga ako mag-jogging sa kanila. Kasi we have to support Bea. Dahil this magmula ng pandemic hanggang ngayon, online class, wala na siyang activity. So, laro, online class, Netflix, yun lang ang kanyang activity. So, nagkaroon kami dalawang tatlo ng heart-to-heart talk. Sabi ko kay Papa niya, habang nandito ka, ibalik natin yung physical activity ni Bea. Tingnan mo, 30 minutes lang siya nag-jogging. Ano na siya? Nangihina na siya. Sabi ko sa kanya, it's time for her to reflect, to decide. To reflect man lang kasi magsi-16 na siya, 2 years na lang, magi-18 na siya. So ano ba talaga ang gusto mong gawin sa buhay mo, sabi ko. So dapat mag-isip ka kung anong career ang gusto mo, whatever it is, susuportahan ka namin. But promise us na kung ano yung iyong mapili, pagbubutihan mo, do your best. Diba? So kung hindi namin siya pipilitin kung anong gusto niyang career, pero sabi ko kung ano man yung mapipili mong career, do your best and you have to be the best in that career, whatever career it is. Sabi nga ni Dad, no, lesson from my daddy, na kahit anong trabaho ba yan, see to it that you will become one of the best in that job. Kung tagahugas ka ng plato, see to it that ikaw yung pinaka the best na tagahugas na plato sa place mo, sa work mo. Ganon ang turo sa amin ni Dad. Okay, so let's go back sa heart-to-heart talk namin kagabi ni Bea. Napansin ko kasi wala siyang ginawa ngayong bakasyon, kundi ML, hindi po ano po nilang laro niya, no? So sabi ko sa kanya, it's time to think enough of your career. So if you like to go to sports, kasi si Bea friends, no, mga mamshies, very sporty siya, no, nung maliit siya, no, nag-start siya ng training when nung grade 4 siya, no, talagang nag-start siya mag-swimming nung grade 1 siya, no, and nagpa-bike siya, lahat. Parang para sa kanya napakadali ang sports, no, napakataas ng aptitude niya pagdating sa sports. Piliin mo kung saan ka happy, saan ka nag-i-enjoy, and kung saan ka magaling, sabi namin. So sa senior high school kasi, mga mamshies, alam ko kada province merong sports track. So ang dalawang pinagpipilian niya is papasok siya ng Tarlac State University, kasi lang offer lang na course doon or track ay ang STEM, no, science, technology, engineering and math. Okay, so kung yun ang kukunin mo, ang kung yun ang kanyang track ng senior high, plano niyang
mag-vet med kasi isa rin sa hilig niya yung mga animals. Kung titingnan niyo, ang dami niyang, meron siyang pusa, meron siyang aso. Okay. Pero kapag sports, sabi ko, ang only school na nag-o-offer, I think ha, sa knowledge ko, ang only school na nag-o-offer ng sports ay ang Tarlac National High Volleyball. No, at nung grade 6 siya, nakapaglaro na siya sa Central Luzon Athletic, parang yung tinatawag nilang Clara for elementary. Support lang kami, sabi namin sa kanya, kung anong gusto mo, we will just support. But say to it that when you papasukin mo, you do your best. Umiyak siya, naluha siya, pero sabi ko nga, kailangan sa bata, sabi ko sa kanya, sinong magsasabi sa iyo, anak? No? Kami parents niya, we are not getting any longer. No, we had Bea when I was 28. So, sabi ko sa kanya, para naman sa kanya yon, hindi para sa amin yon. And only child lang siya. So, whatever happens in the future, handa siya, meron siyang career. And of course, sabi ko sa kanya, parang challenge na rin, make us proud. No? Hindi naman para sa amin, pero para sa kanya in the future. And yun nga, pangarap niya maging sikat na volleyball player. Katulad ni Ate Anya, Anne Sguera. Shout out, Ate Anne. Katapos nung sabi ko sa kanya, anong feeling mo? Mama, sabi niya, parang na-challenge ako. Buksan daw yung isip niya, no? Kailangan meron siyang gawin para sa sarili niya. Kasi nga, dahil hindi naman kami forever nandito, lalo na only child siya. Okay, so interviewin natin si Bea kung ano yung pakiramdam niya. Hello po. Okay, ano ang lesson na natutunan mo kagabi sa heart-to-heart talk natin? Dapat di ka tumigil sa gusto mo. Okay, anong gusto mo? Volleyball player po. Gusto mong maging sikat na volleyball player. Okay. Kailangan ba sa bata yung ano, yung pinasasabihan, nire-remind? Oo. Na, nagalit ka ba sa reminder? Hindi. Okay, so kailangan pa talagang i-push, no? Sabi nga nila, i-mold natin sila, ang mga anak natin, magandang landa. Siyempre, silang pipili, pero nandun tayo to support and guide them para successful sila sa kanilang mga gustong gawin. Kailangan, dahil bata pa yan, kailangan sila supportahan. Okay, guys! So, uuwi na kami. Ang dami naming sisiw, guys. Bye!